Magandang araw po sa ating lahat mga kaboksing at magandang gabi din sa lahat ng ating mga tagapanood at mga taga-subaybay na kung saan gabi ang kinaroroonan yung lugar o bansa. Tayo'y muling maghahatid ng latest boxing fight at ito ay laban sa dalawang Filipino boxing prospect na sina Mel Fajardo laban kay John Paul Gabunilas. Ang laban ay para sa vacant OPBF light flyweight title at ang laban ay nangyari sa Lapu-Lapu, Cebu City. Kahapon lang po mga kaboksing, August 15, 2023. At ang laban na to ay hatid sa atin ng ERQ Boxing Promotion. Maganda po ang mga record nitong magkatunggaling boksingero mga kaboksing. Itong si John Paul Gabunilas ay may professional boxing record na may 10 panalo, may 1 talo at may 7 panalo by way of technical knockout. At siya ang kasalukuyang WBO Youth Flyweight Champion. At siya rin ang kasalukuyang OPBF Youth Light Flyweight Champion. Samantala, itong si Mel Fajardo ay mayroon ding impressive boxing record na may 10 panalo, may 1 ring talo, may 2 draw at may 9 na panalo by way of technical knockout. So matindi po mga kaboksing ang record nitong si Mel Fajardo. Sa 10 panalo, 9 ang pinataob nito. At siya ang kasalukuyang ABF Flyweight Champion. At sa mga hindi nakakaalam mga kaboksing, itong si Mel Fajardo po ay ang may hawak ng fastest knockout in a title bout na tumagal lamang ng 7 segundo ng depensa niya ang kanyang ABF title belt sa Bangkok, Thailand. So ganyan po katindi mga kaboksing itong ating dalawang boxing prospect na magkakasagupa. Panoorin po natin mga kaboksing ang laban. At ayan nga po mga kaboksing, agad pong pinatihayan ni Mel Fajardo itong si John Paul Gabunilas matapos na tamaan ang malakas na kanan ni Mel Fajardo. Talagang may kabigatan po ang kamao nitong si Fajardo mga kaboksing. At kung mapapansin nyo mga kaboksing, nung tumayo itong si Gabunilas sa kanyang unang pagtumba, tila nakalutang lang ito na tumayo na parang walang malay. Nakatingin ito paibaba na parang inaantok, parang naging unconscious siya ng ilang segundo. Sa aking opinion, mga kaboksing, sana ay itinigil na agad ni referee Tony Pison ang laban para sa kaligtasan ni Gabunilas sa mas malalang injury. At ayun nga po, nasundan pa ito ng 2 pagtumba ni Gabunilas sa round 1 bago tuluyang itigil ang laban. So ayun mga kaboksing, natunghaya natin ang isang napakagandang laban. Sana ay lumaban itong 2 magaling na boksingero sa mas malaki pang mga boxing events in the future. So congratulations kay Mel Fajardo at bounce back naman kay John Paul Gabunilas. Para sa mga latest boxing updates, mag-subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaboksing.